Magandang umaga po mga kapuring. Welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po magpalit ng clutch lining and magdagdag ng clutch spring. Una po ay kailangan nating baklasin ang right engine cover para ma-access po natin ang ating clutch basket and primary gear. Pero bago po natin ito gawin, kailangan po muna natin i-drain ng ating engine oil. And at the same time, kailangan din po natin baklasin ang ating kickstarter kasi sagabal po ito sa pagtanggal natin ng ating right engine cover. Gagamit po tayo dito ng 8mm na T-wrench para matanggal po ang ating mga 8mm bolts. Sa ibang motor po na Fury, kailangan pong luwagan o baklasan din yung ating pipe para ma-access natin yung tatlong bolt sa ilalim ng ating right engine cover. Siyempre, bago natin magawa ito, kailangan natin baklasin ng ating mga fairings sa front, sa lower, saka yung cover shroud. Sa video din po na ito, ipapakita ko rin po sa inyo kung ano yung diskarte para mas madali matanggal yung primary gear and yung engine cover na clutch lining natin yung sa clutch basket. Gumamit din po ako dito ng rubber mallet para matanggal yung ating right engine cover. Medyo ingatan lang po natin ng pagtanggal dito para hindi po masira yung ating gasket. Kaya meron po ako ditong manipis at maliit na kutsilyo para ma-access ko o masungkit ko yung mga gasket na nakatikit dun sa ating engine para hindi po mapunit. Ganito po ang itsura ng ating right engine pag natanggal na yung ating cover. Next is baklasin natin yung ating retainer pag natanggal na natin ng ating right engine cover. Itong nasa right side po ang ating primary and secondary gear. Nasa left side po yung ating clutch basket. Huwag po natin kalimutang tanggalin yung bearing sa gitna ng ating clutch basket. Yan po yung part na pinupush ng ating retainer. Gamit din po tayo ng 19mm na socket deep wrench. Kung meron po tayong power tools, gamit po kayo ng power tools. Dati po gumagamit ako ng impact drive para matanggal ito. Pero sabi ng ating mga kaibigang mekaniko, magkakaroon ng damage sa may bearing sa loob kapag yun ang ginamit natin sa pagtanggal ng ating primary gear at ng ating clutch basket. Kaya nanghihiram po ako ng power tools para matanggal yung dalawang nut na humahawak sa ating primary gear and ating clutch basket. Then sabay po natin silang huhugutin para matanggal po ito. Yan po yung one-way clutch bearing ng ating kickstart. Sa gitna po siya ng ating primary gear. Yun din po yung ating clutch shoe. Yan po ang ating clutch basket. Andyan po ang ating mga clutch lining. Ito, pagka maluwag na po ito,
pinapalitan po yung rubber damper nito sa likod. Next po natin na kailangan natin tanggalin yung usually apat na tornillo lang po yan sa stock. Pero since nagdagdag na ako dito dati ng dalawang bolt, kaya naging 6 spring na po siya. Pero sa stock po natin, 4 spring lang po. Tanggalin lang po itong mga bolt na to. Magkabilaan or magtapatan para hindi po umangat yung cover ng ating clutch spring ng tabingi. Dapat sabay po silang angat para hindi po lumipad o tumalun yung clutch spring pag natanggal nyo ito. Again, gagamit ulit tayo ng 8mm na 2-wrench. Wag na wag po kayong magtatanggal nito. Clutch basket saka primary key lang gamit ang impact drive. Dahil naapektuhan po yung bearing sa loob ng ating crankshaft. Kaya mas maganda pong gamitin yung power tools. Kung wala, pwede po kayong manghiram. Kung mapapansin nyo yung last 2 bolts, tinadaan-daan ko na po ang pagtanggal nito kasi baka lumipad yung ating spring. Yan, meron po tayong 6 na spring sa loob ng ating lagayan ng ating clutch line. Usually 4 na sa stock pero dito kasi 6 at nagdagdag na ako dati. Pag natanggal na po yung mga clutch spring at yung mga bolt, pwede na po natin tanggalin yung ating clutch lining. Meron tayong 5 clutch lining. Na-try ko na rin po yung clutch lining ng CT100 kaso magkaiba po sila ng groove ng clutch lining ng pang-Fury talaga. Saka sa performance, ang layo po ng difference. Sa experience ko, mas makapit pa rin yung stock clutch lining natin kumpara dun sa clutch lining ng CT100. Although fit siya dun sa lagayan ng ating clutch lining. Pag natanggal nyo na po, pwede nyo nang ilagay yung bagong clutch lining. Pero yung bagong clutch lining, ang ginagawa ko po dyan usually, ibinababad ko muna sa bagong langis bago ko to ilagay dun sa lagayan ng ating clutch lining. Again, may pattern po yan. Yung pressure plate po natin, mayroon po yung rough surface, meron din smooth surface. Kailangan po yung smooth surface nakaharap mismo dun sa ating clutch basket. Yung smooth surface ang nakaharap sa ating clutch basket. Yung smooth surface ay yung rough surface naman ang nakalagay dun sa likod ng ating clutch basket. Mapapansin nyo po yan kapag kaano, kasi yung rough surface medyo matalim-talim yung edge. Hindi ko alam kung anong difference ng performance kapag nakabaliktad yung pressure plate, pero yan po kasi yung tinuro sa akin ng ating mga kaibigan mekaniko. Ko
Again, yung pattern ng ating clutch lining sa paglalagay, kailangan pare-parehas po yung groove. Hindi ko rin alam kung anong dahilan, pero ganoon din po ang tinuro sa akin ng ating mga kaibigan ni Kyrie. Alternate po yan ang paglalagay between clutch lining saka pressure plate. Tapos yung pinaka last one na clutch lining, ang ginagawa ko po dyan, siya yung nag-iisang hindi nakatapat dun sa apat. Kung mapapansin nyo po, yung apat magkakatapat, yung pinaka last hindi siya nakatapat. Pag naipwesto na po natin yung bagong clutch lining dun sa ating clutch basket, pwede na po natin ibalik yung ating 4 or 6 na clutch pin. Again, 4 lang ang stack natin, pero nagdadagdag po ng dalawa para mas makapit siya. Pero syempre, meron din itong disadvantage. Kung mas makapit yung clutch lining, mas madali itong mapudpud. Lalo kapag yung ating paraan ng pagka-clutch ay aggressive. Itapat po natin maigi yung mga clutch spring. Dapat hindi po siya nakausli o nakalabas dun sa butas ng cover. So bago natin ibalik yung bolt or higpitan yung bolt ng ating clutch spring, kailangan po nakapaloob yung ating clutch spring. Ganun din po ang proseso. Higpitan muna yung dalawa or apat na bolt pababa bago higpitan lahat, para pantay po yung pagkakalagay ng cover ng ating clutch spring. Yung paghigpit po ng ating bolt, yung eksakto o katamtaman dun mismo para mag-fit yung ating cover. Hindi po dapat ito maluwag. Yung iba po gumagamit ng ibang clutch spring, yung pang Raider R150, matataba po kasi yung spring nun. Yun nga lang, pinuputulan po nila ito para mag-fit dun sa ating lagayan. Pag yung Wave 125 naman, nasobra naman ng isang ikot, kaya pinuputulan din po nila. Pero sa kung sa akin lang, mas okay na po yung stock. Double check mo natin yung ating mga bolt tsaka yung pagkaka-fit ng ating clutch lining, clutch plate, sa ating clutch basket. Itong paraan o proseso ito ay naayon lang po sa natutunan ko sa ating mga kaibigan mekaniko, and at the same time syempre sa panonood din sa YouTube. Huwag na huwag pong ibalik na marumi ang ating clutch basket at ang ating primary gear, yung clutch assembly.
Pagka ibabalik na po ito, kailangan sabay din. Ito yung part na medyo nahihirapan ako kasi hindi ko ma-exacto yung sabutas. Kasi yung loob ng ating primary gear at yung ating clutch basket kasi may guhit po yun na eksakto yung sa dulo o yung shaft ng ating crankshaft at yung sa primary gear and sa clutch basket, I mean. Ginagawa ko po dito usually hugot kabit hanggang ma-exacto ko dun sa groove ng ating mga shaft, kasi hindi po papasok yun kapag hindi exacto sa shaft. Kapag na-fit na po natin ng gusto, bago po natin ikabit yung mga nut, i-check din po muna natin, iikot-ikot po natin siya para malaman po natin kung may maingay or tama yung pagkakabit natin. Kasi hindi naman po ito iikot or may iingay po dito pagkasablay yung pagkakalagay natin. May technique na ginagawa dito yung ibang mga mekaniko pero sa akin di ko pa nakuha. Yung ginagawa ko, hinahanap ko talaga yung butas ano mag-fit yung mga groove. Again, pag nakabit na, try po natin ikot para malaman po natin kung may problema o sablay ang ating pagkakabit. Double check po natin yung fitting kasi mag-iingay ito kapag mag-start yung engine natin. Huwag kamali yung pagkakalagay. Again, gagamit tayo ng 19mm deep socket. Tapos yung ating power tools. Mahirap magkamali sa part na to. Pagka naikabit na, try nyo ulit ikot-ikot or alugin or galawin. Check nyo po kung mayroong alog, galaw o hindi na ikot. Kailangan smooth po yung pagkakaikot niya. Then saka nyo i-finalize yung higpit ng mga nut. Pagka sa tingin nyo okay na lahat, pwede nyo nang ibalik yung bearing sa gitna ng clutch basket natin. Yun yung tinutulak. Ang ating retainer pag nag-clutch tayo. May pattern din yung pagkakalagay po ng ating retainer. Kailangan yung guhit po nung shaft
nakatapat dun sa kuhit ng ating retainer. Kasi may iba ring issue yan kapag hindi natin tinapat. Yan kasi yung liver. Then ikabit natin yung triangle ng retainer, yung may tatlong bulitas. Saka natin ibalik yung right engine cover natin. Bago nyo ikabit, make sure na malinis po yung lagayan ng ating gasket, or hindi napunit or nasira. Kapag ganon, palitan nyo na po. Hindi po ako gumagamit ng liquid gasket maker. Pera na lang kapag ka-emergency. Pero kapag ganito pong nagpapalit ako at nasira yung gasket, pinapalitan ko po talaga. Pero kapag ka hindi naman sira, balik nyo na lang po. Meron pong dalawang lock yung right engine cover natin dun sa ating engine. Kailangan magtapat. Pag naikabit nyo na po, pwede nyo na pong ibalik yung mga bolt sa kahigpitan niya sa isa. By the way, yung paghigpit nito hindi po sunod-sunod. Kailangan po triangle style. Isa rin po yan sa tinuro ng ating mga kaibigang mekaniko. Kailangan yung tatlong tornillo ay naka-triangle bago ito higpitan. Para yung pagkaka-fit ng ating right engine cover dun sa ating engine is maganda yung pagkakalapat. Saka na lang tayo magigpit ng sunod-sunod kapag tatapos na natin gawin yung triangle style na pagigpit. Yung pagigpit ng ating bolt, make sure lang na huwag sobra kasi madali pong malustrid ang bolt ng ating motor. Pero wag naman pong sobrang luwang, baka naman po tumagas yung ating langis. Nung nagpalit po ako ng clutch lining saka nagdagdag ng clutch spring, sinabay ko na rin po yung pag-change oil saka oil filter para hindi ko lang po ibabalik yung lumang langis kasi maitim na rin siya. Kung mapapansin nyo, iba na rin yung kanyang oil filler cup. Yung stock natin na plastic, pinilitan po niya ng alloy na galing sa XRM cover tappet. Fit po yun dun sa oil filler cup natin. Double check po natin yung pagkakahigpit ng ating mga bolt. Baka may nakaligtan po tayong isa dyan or dalawa, magtatagas po yung ating langis. Yung nga pala, in-adjust ko rin po pala yung
sa clutch adjuster natin. Since bago yung ating clutch lining, kailangan natin i-adjust ito. Luwagan muna natin yung nut. Then, ikot natin yung screw sa loob. Nakita po natin pag gumalaw yung ating retainer assembly. Paluwag, pasikip. Kailangan po natin siyang ibalik sa stock since bago yung ating clutch lining. Kapag ka-okay na yung pagkaka-adjust ng ating clutch screw, pwede na po natin higpitan. Gamit po tayo dito ng flat screw at saka yung 12mm na combination na. Then, pinalitan po natin ang gumamit po tayo ng top 120W50. Pero ang recommended po na oil para sa ating Fury 125 ay 10W40. Pero since sa classic ito, yung unang labas, gumamit po ako ng 20W50 as recommended ng ating mga kaibigang mekaniko. Kung wala pong mutual, ito po yung ginagamit ko, top 1. Pero kapag yung low budget po tayo, dun po tayo sa Kawasaki oil. Or minsan gumagamit po ako ng Suzuki oil. 10W40 po. Nasa, magkakaparehas po price nito eh. Nasa 280. Top 1 saka mutual. Tapos yung Kawa at saka Suzuki oil nasa 190 o 200. Pag okay na lahat, takpan na po yung ating oil filler cap. Then, i-test po natin yung engine. Check po natin kung mayroon leak ng mga langis. And kung may ingay somewhere sa ginawa natin. Kung mayroon, baklas ulit. Kung wala, good to go na po. I-test na po natin ang ating motor. Hope may natutunan po kayo ngayong araw. Abangan nyo po yung...